Hi guys, si Mark to. Kung kayo ay nagda-drive ng automatic transmission cars at gusto nyo matuto ng manual transmission, ang video na ito ay para sa inyo. So ano nga ba yung meron ang manual transmission na wala sa automatic transmission cars? Ito ang ipinagkaiba ng manual transmission at saka ng automatic transmission na sasakyan. Sa automatic transmission, pag inilagay mo yung iyong gear sa letter D or drive, dire-diretso ng takbo mo. Gas ka na lang ng gas, preno ka na lang ng preno. So dito, manually, ipapasok mo siya sa gear 1, 2, 3, 4, 5. At minsan may 6 pa, pero dito reverse na lang. Usually ganito. So ito yung unang pinagkaiba. So para ipasok mo siya sa gear 1, sasagad mo dito, papasok mo doon. Para mailagay mo sa gear 2, habang hinihila mo pa kaliwa, sasagad mo pa punta sa likod. Ang pasok niya, pupunta siya dito sa gear 2. So kapag nirelease mo siya sa pagkakagear niya o dun sa pagkakapasok niya sa gear, kahit anong gear, babalik lagi siya sa middle. Okay, so laging nandito yung iyong cambio. So pag finorward mo lang siya, nasa gear 3 ka, pag binackward mo siya, gear 4 na yan. Kapag sinagad mo sa right at finorward mo, yan ang gear 5. At syempre, reverse. Okay, so sabi ko sa inyo, lagi yung babalik pag binitahan mo sa middle. So, pag ganito mo yan, nasa neutral position ang gear mo. Ang tamang pagpapalit din ng gear ay palaging dahan-dahan. So, kapag papupuntay mo si gear 1, laging dahan-dahan. Ganyan. Yan. Hindi pwede yung pabilis na ginaganong-ganon mo. So, hindi maganda sa kotse yan. Kung gusto mong alagaan ng kotse mo, dahan-dahan yung pag-shift mo ng gear. Kahit gaano pakabilis ang takbo mo. Every 2,100 RPM, mag-change gear dapat tayo. Saan natin makikita yan? Dito sa harap. Ayan, sa left, usually. Okay, pag umabot dun sa number 2 at unang guhit, okay, dito, around here, okay, pwede ka nang mag-change gear. Every time. Okay? Every time. Kapag sobrang taas naman ng RPM mo, okay? Sobrang taas ng RPM mo, kailangan mo mag-gear up. Kapag sobrang ang RPM mo naman ay bumababa, okay? Nandyan na sa 1, okay? Or 1.1 na lang. So, kailangan mo na dyan mag-gear down. Alright? Palagi nyo yung tatandaan. Kailan kayo mag-gear up? Kapag sobrang taas ng RPM, kapag ka sobrang baba naman ng RPM mo, magi-gear down ka na. Tawag, yan ang correct change of gear. Kapag RPM ang titingnan mo. Okay? So, para magawa mo yan, pag-uusapan natin yung isa pang pagkakaiba. So, sabi ko nga, dalawang pagkakaiba ng manual at automatic. Yung uri ng kanyang cambio at yung kanyang clutch o pedals. So sa automatic meron kang ito, yan, gas pedal, so meron ka ring brake pedal. Ang pinagkaiba lang itong nasa left. Okay, ang tawag dito ay clutch pedal. So ito yung pinagkaiba. Ano ibig sabihin ng clutch? Kung ang Tagalog sa gear shift ay cambio, ang Tagalog naman sa clutch ay mahigpit na pagkakahawak. Other words ng English ay to hold on to or tight grasp. Okay? So, ganun ang ibig sabihin ng clutch. So, ibig sabihin nun, para mailipat mo yung gear mo, para mailipat mo ito sa gear 1, aapakan mo muna ng sagad ang clutch. Okay? Pag inapakan mo ng sagad ang clutch, pwede mo na siya ipasok sa gear 1. So, yung ginagawa kong pagpasok-pasok sa gear kanina, kung saan-saan, kaya yung ginagawa kong ganyan, ibig sabihin yun, nakasagad yung clutch ko. Kapag hindi mo yan isinagad, hindi mo maipapasok ang gear mo. So, ang tawag doon ay gear shift clutch principle. Para mailipat mo yung isang bagay papunta sa kabila, in English, to shift your gear, you have to clutch. Okay? Clutch your gear. Hahawakan mo. Okay? Parang illustration lang yan para mas madali nyong maunawaan. Okay, so ngayon, pag-uusapan naman natin kung ano yung tamang apak ng clutch. Okay,
So, ang tapak ng clutch, palaging madiin yan at sagad sa oras na magpapalit ka ng gear. Hindi mo pwedeng i-change gear yung iyong cambio nang hindi sagad yung iyong clutch. Okay? Palaging sagad yan. At kapag binitawan mo yan o nag-release ka sa pagkakaapak mo sa clutch, palagi yang dahan-dahan. Okay? Kahit gaano kabilis ang takbo mo, palagi yang dahan-dahan. Starting to move na yung ating sasakyan. So part na to, ito ang pinakamahirap. So kapag natutunan nyo to, marunong na kayong mag-drive para sa akin. So paano ito? Step by step natin itong gagawin. Unahin natin one by one. Lahat susundin nyo yung sasabihin ko. So make sure, pag ibinaba nyo yung inyong handbrake, nakaapak lagi kayo sa brake. Okay? So after nun, make sure nasa neutral. Paano nga i-check? Ganito. Okay, babalik sa middle. Pagka yan ay nasa neutral na, apakan mo na yung clutch mo. Okay, inapakan ko na yung clutch. Nakasagad na yung clutch ko. Pwede mo na siya ipasok sa gear. Ipinasok mo na sa gear 1. Slowly, i-release mo yung clutch mo. Okay? Nakikita nyo, itinataas ko yung aking left foot. Tinataas ko. Pag naramdaman mo yung nginig, okay, dun sa middle, steady ka dun. Ang tawag doon ay half clutch. I-half mo lang yung apak sa release. Okay? Hindi mo tuluyang i-release yung iyong clutch. Kapag naramdaman mo yung nginig na sasakyan, ibig sabihin nun, nandun ka na sa half clutch. Yun yung hinahanap natin sa half clutch. Kapag naramdaman mo na yun at nanginginig na ang sasakyan mo, sa punto na yan, hindi ka na babagsak sa mga slope na daan o yung mga paahon na daan kahit bitawan mo pa yung brake mo. Okay? Hindi ka na aatras. Pwede ka na rin umandar pag binitawan mo yung iyong brake kung kaya ng makina mo yung daan. Ibig sabihin, kapag pantay yung daan mo, hindi siya slope, nandito ka sa half clutch, okay? Binitawan mo yung brake mo, naka-gear 1 ka, aandar ka na. Okay, so pagka nasobrahan yung taas nyo, okay? Kapag nasobrahan yung pagtaas ng paa nyo, ipampump nyo lang ng ganun. Ipampump nyo lang. Igaganon-ganon mo na yung paa mo. Ibabalik-balik mo lang. So, hanapin mo yung clutch bight na yon. Kasi kapag na kuha mo na yung clutch bight na yon, ayun na yung hinahanap mo na half clutch. Kapag masyado ka mabilis, dapat ay ibababa mo yung gear mo, lagi mong aapakan muna yung clutch. So, ganun lang rin. Slow down ka, then kapag mag-full stop na talaga, sagad mo yung clutch mo, tapos dahan-dahan mo i-full stop. Okay? Then, balik mo siya ng neutral. Pakita mo. Ito yung neutral, balik mo sa ganyan yung sasakyan mo, yung clutch, yung cambio mo, then bitawan mo na yung clutch. Okay, nakaapak na lang ako ngayon sa brake. Ngayon, sasabihin nyo naman, trinay namin, nag-brake kami, nag-clutch kami, gear 1, tapos idahan-dahan namin, itinaas yung aming clutch, naramdaman namin yung nginig, binitawan namin yung brake, hindi naman umandar yung kotse. Tapos nandun kami sa slope, sinubukan namin, naka-brake yung sasakyan, gear clutch, tapos gear 1, nung dahan-dahan namin itinaas yung clutch, umatras pa rin yung kotse, namatay pa nga. Ibig sabihin kasi nyon, wala kayo sa half clutch. For the sake of this video, ituturo ko sa inyo kung paano nyo mararamdaman yung half clutch. So para maramdaman nyo yung half clutch, gagawin nyo siya, hahanapin nyo siya sa pamamagitan ng gear number 2. So yung gear nyo, ilagay nyo sa number 2 habang nakastop kayo instead of 1. Okay, for the sake of this tutorial only. So gear 2, dahan-dahan mo itaas yung iyong clutch. Mas mararamdaman mo, mas nararamdaman mo ngayon yung clutch bite o yung half clutch na nanginginig na yung sasakyan mo. Mas ramdam mo siya ngayon. Okay, so ngayon, yung pakiramdam na yan, pag nahanap mo na, i-apply mo sa gear 1. Okay, so first gear and second gear lang muna yung inyong gagawin, hindi muna kayo aapak sa gas. Kapag alam nyo na yung pakiramdam ng half clutch at nagagawa nyo ng paanda rin ng kotse nyo ng first gear and second gear,
ibig sabihin pwede na kayong mag-move sa third gear. Madali na yung third, fourth at fifth at saka yung reverse. Yung first gear lang talaga yung pinakamahirap. Yung second gear medyo mas madali na yan. Okay? Subukan nyo lang, subukan yan isa-isa lang hanggang sa matutunan nyo na pabilisin ang sasakyan hanggang sa bilis na gusto nyo. Again, always remember yung speed limit or yung RPM, tatandaan nyo for each gear kung kailan nyo dapat isi-shift. Okay, so palagi nyo tatandaan kahit saan kayo pupunta o anong sasakyan ang gamit nyo, palagi kayong magpipray kapag kayong magdadrive. Again, sana nakatulong ang video na ito. Kung may tanong kayo, mag-comment lang kayo. Add nyo ako sa Facebook para makita nyo yung mga updates ko at mga videos ko about cars.